Hi and good morning, this is Mami MJ and welcome to MJ and Pam Channel. So for today's video, ayan, nag-empake tayo kasi pupunta tayo ng Boracay. So it's been a while, ngayon lang ulit kami makakabalik na Boracay. Ito yung mga face mask namin, yung mga personal stuff na madaling makuha at maninipis lang. So ayan, halos nakaayos na lahat. Love you. Love you. Oh, tayo ka bilis. Pakita natin kay nanay yung damit bagay na bagay sa'yo. You're so white. Oh, tama. Thank you, nanay. Thank you, nanay. Karen! Sexy yan, no? Kaya na. British Airport. Ay, pila tayo, daddy. Nakapila yata sila. Started. Are you excited? Yeah, let's go to the beach. Huh? Yeah. Yay! So ayan, mag-check-in na tayo. Super early namin dito ngayon sa airport. Pero mas okay na yung kesa naman nagmamadali kami. So kukunin ko lang yung mga boarding pass namin. Saren! Hi! Say hi! You're so pretty! Yeah. Where are we going? Beach. Beach? Are you excited? Yeah. We have an airplane there. Airplane? Yeah. Well, hi! Andito na kami sa airport. Sarah, hindi ka dito. Bilis kayo, Mami. Sarah, hindi kami here. Bilis. Mami's cold there. It's cold. Ha? It's cold? Oh, don't sit there. Hindi ka bilis. Say hi muna ka sa vlog ni Mami. Hi. Ayan. Hi. Sobrang excited si Saren. First time, hindi, actually second time niya na magbora. Pero baby pa kasi siya nun eh. Hindi pa niya masyadong na-appreciate. Tapos ngayon, ngayon naman siya ulit sa akin ng airplane. I have this one. Yeah. Nag-vlog na siya. Ang dami niya ng sinabi. So, ayun. I'm with Daddy Nick. Ayan o. Hi! So, finally, after ng ilang years ba? So, 2019 tayo rin nagbora, no? 2018. Hindi, 2019! Mm-hmm. Oh, one year. Oh, kasama na namin si Sarah noon. So, ayun. Ngayon lang ulit, after pandemic. So, ayan. Nakakuha na kami ng boarding pass kasi masyado pang maga. Anong oras na ba? Parang ano pa lang eh. 1:12 pa lang, so 2:45 yung check-in. Medyo inagaanan namin para may din na kami mag-relax dito sa airport. So, nasa Terminal 2 kami via PAL. So, nakuha ko lang yung ticket namin ng halos nasa 6:05 lang. Tatlo na kami ni Zaren, tapos PAL pa. So, sobrang sulit na yun. Nabuko ko siya last March. So, nag-antay-antay lang ako ng promo noon. Tapos, out of nowhere, nakita ko si PAL na naka-promo siya. So, ayun, binook ko na siya. And ayun, hopefully next year masama namin si Mama sa Boracay. So, ayun lang. We'll update you later. Tapos kanina pala yung bagahe namin, pakita ko sa inyo. Itong bagahe namin na to, nag-over baggage. Mabot siya ng 10 kilos. So, ang ginawa, pina-remove yung 3 kilos para, ayun. Kasi 37 kilos lang kami dahil nga hand carry. So, ang ginawa namin is binawasan na lang namin ng 3 kilos. Tapos magkakuha ko ng boarding pass, binalik ko ulit. So, ganun lang siya. Kailangan 7 kilos siya. So, ayun. Konti lang yung dala namin. May isa lang akong dalang ganitong bag. Ayan. Ayun kay Zaren, yung school bag niya. Tapos, ayun yung kay Daddy Nick. This one. Ayan. So, ayun. Ayun, sobrang excited ni Zaren. Tapos, yung hotel naman. Teka lang. Ayan. So, tapos yung hotel naman, nag-book lang ako via Agoda. So, better kung mag-book kayo ng mas maaga para mas mura. Kasi nung chinek ko yung hotel booking price ng mga hotel na binuko is medyo mas pricey na siya ngayon. Tapos, pag mag-book kayo sa Agoda, lagi niyong kunin yung ano, parang may time ka na to cancel. Huwag yung walang cancellation. Pwede naman yun kung sobrang sure na kayo na magbubook kayo dun sa hotel na yun. Pero kung hindi pa,
at gusto niyo lang siyang i-reserve yung slot, is mag-book kayo via ano, yung may with cancellation. Medyo pricey lang siya, konting-konti lang yung difference, pero mas okay yun kasi ako parang ilang beses ako nag-cancel kasi nga parang undecided kung anong kung saan kami mag-hotel, saan kami mag-check-in. So, kasi minsan nagpo-promo eh. So, inaalaw naman ni Agoda yon. Tapos, kailangan lang may credit card. So, i-charge na siya doon once na, kunyari, time na to charge na yung mga ganon. So, kailangan lang may credit card kung mag-book kayo via Agoda. And, ayun, later mag-share pa ako ng ibang info sa aming tour sa Boracay. See you! So, ayan, mag-check-in na kami. Doon nila kami mag-aantay sa loob. So, ayan, sobrang excited talaga siya. Medyo konti yung tao, ah. Siguro dahil sa oras niya. Kasi, ano pa lang, eh. Past 12 pa lang. So, ayan. Ganito po ang itsura sa Terminal 2. Ayan. Walk-walk lang. So, ayan, mag-check-in na kami, boarding gates. Karen, come here dito na, baka mawala ka. So, ayan, nakuha na namin yung boarding pass namin. So, ipila ulit kami dito. May basket sila, Daddy? Ayan. Karen, dito ka lang, nak. Kinaya ko ni Sari magpunta ng CR. So habang hinahanap namin yung CR, nagtitingin-tingin na rin kami ng pwede naming bilhin. Kasi nag-heavy lunch lang kami, so hindi pa kami nag-lunch. Medyo gutom na rin. Medyo nakakagutom yung biyahe from bahay to Terminal 2. So may Krispy Kreme din dito. Ito yung talagang pinipilahan dito. At may iba ding stores na pwede ninyong pagpilian. So actually maraming tao dito sa loob. So lahat yan ay nag-aantay na lang ng exact alis nila. So, ayan. Nandito na kami sa kabilang side. So, wala pa rin kami mahanap na pwede for Zara. Naghanap lang siya actually ng candy. So, ayan. Tingin-tingin lang kung saan may mas mura. So, ayan. First time ni Zare. Makakita ng big airplane. Zare, ayun na yung big airplane. Oh my gosh. Siyempre, isa yun sa mga milestone ni Zare. Ay, haba ng pila. Tara lang, let's pila. Siyempre, ang daming tao dito sa loob. Karen, are you excited? Yeah! Oh, pila, sorry. You pila. You pila. Nakapila pa lang si Daddy. Oh my God. Oh, pila lang, pila. Paano pila? Pila. Hello, Mommy. Ay, yan ang big airplane. Inikilig ka pa. Oh, say good morning. Boarding pass. Karen, wait, Mommy. Wow, what's that? Karen, you wait, Mommy. Karen, look, oh. There's an airplane. Ha? Huh? Ano, diretsos? Ayaw nga, ha? Unlike sa Bupak and ano, no? Karen, you wait for Mommy. Hindi niya ma-appreciate. Wow. Karen, picture. Wait for Mommy. Karen, you wait for Mommy. Are you excited? Yeah.
pasok na kami. Year number 44. Sorry, Camila. I desire, no? Hi, trainee. Ayan. Medyo baba na yung face mask. Patawarin niya na. Haggard this. 44. Let's go. Yeah, pag may kids, priority. Nasa priority. So, number 44. Ayan. So, number 44. Ayun, konti na lang. Excuse me. Oh, number 44. So, ayan. Naka kami. Hi, Zaren. Are you excited? Yeah. Yeah. Are you not scared? Yes. Why? Because I have Jimmy. Huh? Yeah. Oh, you showed them how to sit down. Okay. I want to go to the beach. You want to go to the beach? Yeah. Hi. Are you happy? Yes. Oh, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For this trip. For this trip. Si Daddy, masalipin si Daddy. Yeah. So, tatry namin ako sa akin yung katabi namin na baka pwedeng dito na lang siya. So, hindi ako namili ng upuan. So, dahil nga, nagtitikid. So, ayan. But at least nasa window side kami ni Zark. So, ayun. See you, Boracay. Outside. Is it raining? Yeah. Ayun na. Kami si Hanito. May house beach. Go to the beach? Yeah. Kasi napunta tayo sa house beach. House beach? Yeah. Hi. Flying? Mommy! Ano? There's a light. Dito sa likod. Daddy! Hindi na kami nakipagpalit kasi medyo naka-silent kami. So, ayun. Yung kasi, mamaya kanto ka kay mami. Okay, we're flying! Your seat belt. Push the ends together to tighten. Hey, we're flying. Are you scared? Look at the window. Scared? No, na. Yan na si Daddy, oh.
So yan, malapit na kami, bababa na kami. So see you, Boracay. Yan, nakalabas na kami. Ayan, hindi na kami nakapag-video sa loob pagbaba namin. Nakalimutan ko. So, ayan. Mag-tricycle lang tayo. Worth 75 pesos lang. So, kung naghanap kayo ng murang land transport to port, 75 pesos per head ang tricycle. Then, pag bata, kasi 4 lang si Zarin, so libre na siya. So, pwede na rin. 75, 75, 150. 150, dalawa na kami ni Daddy. So, Zarin, we're here na. Natapos na yung kalbari niya sa airplane. Sobrang takot at takot siya. Pero, ayun, nakiri naman ni Zarin. Good job! So, ayun lang. See you sa port. Medyo makulimlim. Pero carry lang, we're here in Katiklon! So yung mga terminal ng tricycle. O diba, kung nagtitipid kayo, pwede tayo sa tricycle. 75 lang. Pero kung kukuha kayo ng back and forth, nasa 1,000 to 1,300. So, ayan. May kasama na yung mga yung support doon. Yung mga entrance fee, environmental fee, etc. Ayan. Sige, you can smoke, Daddy. Ay, yun lang. No smoking. Ayan. So, wait na kami. Pipilan na kami. Ayan, nakabay na kami. Ay, hindi ka na. Yes, sila kami. Hello. Tayo magre-register hindi bili ng tickets to Barack. Ayan, tourist and non-aklanon go ticket terminal environmental and admission fee. So, 100 para sa environmental fee plus 300 pesos. Para sa foreign, yung 300, 150 sa domestic for local, and then meron din siyang terminal fee na 100 pesos. So, yan yung mga babayaran dito pag pumunta kayo dito sa port. Actually, meron din dito parang special lane kaso 450 siya. Pero kung gusto niya mag-DIY, dito kayo pupunta sa pila na to, sa mga windows na yan. Pero dun sa labas, ayan, sa labas na yan, may table, may nag-offer na siguro mas mabilis hanggang hotel na yon, 450. So, kami ni Daddy Nick, mas pinili namin mag-DIY. So, baka mas makalas kami ng mga 150. Pwede na rin, di ba? Dito muna kayo pupunta sa verification scanning window 3. Kailangan ma-verify muna lahat ng documents kasi meron silang QR code dito. Ilalagay ko yung link ng Tourist Boracay kung saan kayo magre-register. So, kailangan may QR code at least 7 days before pumunta dito. And, kung may kasamang bata, kailangan meron kayong separate form for bata. Ilalagay ko yung link, yung tawag doon sa form na yun dito sa screen and sa description box. So, ganito yung QR code na sinasabi ko. So, ayan. Punta lang kayo sa Boracay Tourist para pwede kayong mag-fill out ng mga form doon. So, kung ilan kayo, kunwari tatlo kayo, kailangan tatlo din yung QR code na ipapasa ninyo. So, ayan. At meron pang isang form for Darren. Ayan. Ito pa yung pag may kasama kayong minor, certificate of undertaking traveling with minor. So, ayan. Kailangan nyo rin mag-fill out niyan. And, ayan. Pwede print, pwede soft copy daw. So, ayan. Don't forget that. At least 7 days before kayo magpunta dito, kailangan nakapag-register na kayo. Nakakuha na kami. Successful ang aming QR code. And kailangan na lang mag-buy it ulit tayo dito. Pipila ulit tayo. So, ganun talaga pag DIY. Kailangan tsagayin ang mga pila. Darren, are you tired? Are you tired?
ticket nila, dalawang 150, tapos 200. So, libre kasi si Sarin dahil 4 years old pa lang siya. So, pupunta na kami sa bangka. So, ayan. Inip na ito. So, ayan. First time niya, hindi matakot no, kahit madilim. So, ayan. Dito na tayo. Magbabayad ng ating ticket. Magkano kaya yung ticket? Wait, Zarin. Dito po magbabayad? Dito po magbabayad? Ito po. So, yung ganyan po. Wala pa. Ayan, saan bibili? May gilid nito, ma'am. Gilid lang. Ah, sa gilid lang. Ay, lang pala. Gusto ko nalagpas. Dito daw. So, ayun. Lagpas na naman kami. Kasi mukha namang walang nagbebenta ng ticket dito. Walang pila. Ayan, dito pala. Ayan, medyo malaki na talaga pinagbago dito. Yung last na punta namin, di ba? So, ayan o. About fare 50 pesos lang. So, ayan na yung babayaran. 50 pesos lang. Hindi ko lang sure kung may bayad si Saren. Siguro wala. Ayan. So, again, libre pa rin si Saren. So, ayan, we're here na. Zarin, no, clear yung water. Zarin, look, oh. Let's catch the fish. Ay, sige po. Sorry po, para kami nasa pasyon. So hungry, no? Kulang chips lang kami ni Daddy ni kanina. So ayun, better talaga morning flight. Punta kayo ng Boracay. So ayan. Ayan, nakababa na kami. Zarin! You want to play the sands? Yeah. Okay, look! So wide! Halika na, let's go na. Hanap tayo tricycle. Okay, let's go. Karen. Nasa tricycle na ulit kami. Pag-ibati sa atin sa biya. Oh, ayan, finally, nakarating na kami dito sa aming first accommodation. Nandito kami sa Breeze Hotel Boracay. Hindi ko alam naman na para medyo may pagka-love pala to. Pero kasi ang mura lang nito. 1-2 lang. Nabuko sa Agoda. And then, kasi maiksi lang naman yung time namin dito. So, carry na to. Ay, uwi na. Oh, tara, para nalabas na tayo sa ano. So, itutur ko muna kayo dito sa room ng kinuha na. Ay, maliit lang siya actually. Pero, carry na din for overnight stay. So, ito yung bed niya. Ito na agad yung door. So, ayan. Mukhang malinis naman actually. Pwede na din. So, ayan. May TV. Yan, may towel, may tissue, may bath soap, shampoo, conditioner, and yung bed niya. So, kasya naman kami dyan. And may pa-mirror sila dito. Ayan. So, medyo haggard na talaga kasi gabi na. Alas 6 na. So, ayan. May pa-cortina sila. Ano bang meron dito? Oh, so, cortinang walled. So, may bintana pero walled din. So, ayan. So, may chair, may table. Andun yung aircon niya sa likod. So, ay, teka lang, nag-wee-wee pala si Sarin. Tapos, ayan, may pa-cabinet. So, pwede maglagay ng gamit dito. Lagay natin yung ibang gamit natin. Para hindi crowded. Yes po. Okay po. Are you happy? Are you happy? So happy! Ayan, medyo pagod. Nalalabas kami para maghanap ng makakainan. And at the same time, naghahanap din ako ng hotel, ng local tour, ng private service para sa event ng company natin. So, ayan. Multitasking. Kanina po umaga, actually. So, ayan. So, ito yung CR niya. So, decent naman. So, ayan. Pwede na din. Kasi ito may shower curtain din. Oh, ayan. O, diba? May heater din siya. So, pwede na din for 1,200. Good for 3 na siya. So, pwede na talaga. Daddy, dulo nga yung station 1.
Dulo nga tayo. Grabe yun, oh. Ang nung last na punta natin dito, Daddy, hindi po siya ganito kalawak. No? Ganito na po siya kalawak. Eh, di, ganito na siya kalawak noon. Ito, story of Boracay. Karoon pala sa Station 1. Pero, hotel ba to? So nice here. So quiet, oh. Grabe, hindi katulad dati. Party everywhere. Saka may mga plans na dito. Dati talaga, halos sa dagat na maglagay ng dining table yung mga restaurant dito. Pero ngayon, ayan, salamat sa mga local. And of course, kay sa ating Pangulong Duterte na talagang nag-renovate at nagpaganda ulit ng Boracay. Siyempre, with the help na rin po ng mga ibang department yan. So, and plus the local po. So, ayan, yung mga ganyan pa rin. So, ayun, naghanap lang kami ng makakainan. So, bukas na kami magbo-buffet sa aming day 2. Yeah! So, pawis na kami. Miss Hotel. Ito pala yun. Ayan, haggard-haggard na kami. Sobrang parang tagal ng biyahe namin. Pero okay lang, at least safe. And, ayun. Medyo loob lang talaga yung nabuko na hotel. First time namin doon, actually. Pero, ayun nga. Yeah. Dito, kung gusto mong magtipid. Yeah, early check-in. Early booking. Yan po. Ma'am, island hopping. So, yan, mga island hopping. Ayan, naghanap talaga kami ng beachfront. Actually, marami na ako nakausap dito. Yan, sobrang quiet talaga. Sabi, parang hindi ako sanay dati na... Ha? Hindi ako sanay na sobrang quiet ng Boracay. San Villa Resort? Oh, ano? Nakita ko yan actually. Akala ko Station 3. One, two lang yung sa atin. Kala ko kasi sa may kalsada lang. Kaya nga hindi ko siya namukhaan kasi iba na yung itsura niya. Baka lumipat sila. Hindi kaya. So, ayan, if you want magpa-book, ayan, free promotion. So, ayan, oh, sobrang quiet. Tomorrow, gigising ako ng maaga para makapag-ikot-ikot. So, dito muna tayo sa Andok, kakain ng ating dinner. So, ito ang pambansang restaurant dito eh. Andok's. So, ayan. Ito yung mga menu nila. Sige, pasok na kayo. So, andito na kami sa loob ng Andok's. Ito yung malapit sa labas ng D-Mall sa main road. So, kukunti lang yung taong kumakain dito. Siguro dahil medyo maaga pa. So, ayan. Tingin-tingin lang kami ni Daddy ni kung ano yung masarap kainin. Parang gusto ko ng sabaw. So, ayan. Nag-order ako ng sinigang. Ito talaga yung in-order ko dito sa Andok's. Basta available yung sinigang. And meron din tayong liempo, may gravy, may rice, and chicken for sarin. So, ito yung dinner natin for tonight. And may Pepsi sila dito. So, ayan. Happy dinner. And thank you, Lord. Nakarating na kami ng safe ng Boracay. So, let's eat na po. So, ito na yung kanilang liempo na may toyo and chili. So, ayan. Masarap siya actually. And sobrang gutom na talaga. Pero same lang din syempre ito ng lasak mo. Yung kinakain natin sa Manila. So, actually sa lahat ng lechon, Andok's talaga yung pinaka-favorite namin. And of course, masarap din yung sinigang nila dito. And yan, maasim talaga. Pero may ibang Andok branch na nakatikim na ako ng sinigang. Mas maasim. So, ayan. Gusto ko talaga sa sinigang maasim na maasim. Pwede mag-stay ka lang dito 1 month, no? Oh. Iba ganun ginagawa eh. Tapos ano kay, or yung nag-ano, nag-Siargao, Daddy? Doon sila nag-work from home. And syempre, ang kanilang crispy chicken. So, hindi yan dapat mawala pag magda-dine-in kayo dito sa Andok's.